Hi guys! So for today's video, mag-grocery po tayo sa TNT Supermarket. Kaka-out ko lang sa work tapos magkikita na lang kami ni Love dun sa sakayan tapat ng bahay namin. So magkano nga ba yung ginagastos namin kapag ka nag-grocery kami? Usually nag-grocery kami or umaabot yung mga meat namin for 3 weeks. Tapos dun lang kami nag-grocery. So pangatlong week na ngayon kaya papunta na kami ng TNT. So, ilalagay ko kung magkano ba yung mga bilihin dito, gulay tsaka meat dito sa TNT or dito sa Canada. Dito sa tomato is $3.70 per kilo. And then yung eggplant is $4.18 per kilo. And then next naman is yung patatas is $4.39. And then sayote is $4.14. Bumili rin ako ng garlic na 3 pieces is 89 cents. Yung Napa cabbage namin is $3.37. And then meron din akong ampalaya na $8 per kilo. And then carrots is $2 per kilo. Yung cabbage na malaki, $2.19 per kilo. And then nagbili rin ako ng spinach, $2.49. Tapos sinamahan ko ng banana na $3.51 per kilo. And then yung pipino naman, 2 pieces siya for $1. So papunta na kami sa bilihan ng meat niyan. Kasi dito sa meat, bumibili na kami ng marami. Tapos sinahati-hati lang namin. Binigyan din kasi ako ng pang-seal nung friend ko para mahati-hati ko siya. Tapos talagyan ko lang ng label. So dun sa pork shoulder na binili ni Love, that's $8.11 per kilo. Pero na ang nabili kasi namin is 1.4 kilo. So umabot kami ng $11.97. Chicken wings, 5.25 per kilo. And then chicken legs is 4.81 per kilo. Yung drumstick naman na nasa pack, nakabili kami. Pero parang 0.60 lang siya. Kaya ang binayaran ko lang is $5.58. Mas mahal nga yun kesa dun sa fresh na tinitimbang eh. And then yung pork neck naman para sa nilaga namin, pangmatagalan na siya. 4.81 per kilo. Pero lagpas pa yung binili namin, parang nasa 1.3 ata siya. Kaya mas tipid. Kasi parang abot ata yung nilaga namin ng 3 days. Tapos bumili rin ako na itong longganisa and then hindi mawawala itong kimchi niya. Kasi favorite yan eh. Parang dyan meron. Tsaka doon sa isang Asian superstore, supermarket sa May Scarborough. Yung longganisa parang 4.49 dito. Bulacan longganisa. Tapos yung kimchi 5.91. Ito parang tipid lang to. Feeling namin. Parang nakatipid kami sa ginagawa namin grocery. So yun yung mga prices ng grocery namin dito. Tapos wala kami kasing ibang snacks na binibili dito sa grocery na to. Kung bibili kami, meron kasing ditong dollar store, which is yung Dollarama. Merong maraming snacks doon. Although dito sa mga grocery na to, may mga chips ganun. Pero hindi kami bumibili kasi ayan, yung crab stick, $5.99 pala. Kasi hindi kami bumibili ng what do you call this? Ng chips kasi meron pa. So kung wala kami, pwede naming isama. Pero kung nandyan kami, pero kung merong dollar store kasi, doon kami bumibili, mas mura siya, mas lesser talaga siya ng like $1.50, mga ganun. Tsaka marami talagang mga snacks doon. Tapos sa mga condiments naman namin, tipid lang kasi yung condiments namin ever since na lumipat kami dito sa bagong apartment namin. Yun pa rin yung condiments namin. Tapos ang maganda rito sa TNT, meron kaming binibilan na ganyan. I mean, meron silang ganyan na kukuha ka lang ng mga food. Tapos per gram yung timbang nila kung magkano. Hindi mawawala din yung fried siopaw. Sa Divisoria lang kami bumibili niyan dati. Pero meron din dito. Nakabili kami. So bumili rin ako ng seaweed para mag-bake sushi. And then ito yung mga chips nila. Pero mas mahal nga talaga kesa doon sa dollar store. And then ito namang coconut milk. Nasa $2.59 na yan. Hindi ko na sure kung magkano yung sa Philippines. Pero yun. Ito yung price sa amin. Tapos bumili lang pala ako ng Mang Tomas, which is $3.59. At yung pancit canton naman na yan is 2 pieces for $5.98. Tapos meron dito yung nakikita niyo yung delata na yon, which is si Holiday. Meron yan parang spam kasi yan di sa
Philippines or basta yun. Para siyang spam, pero holiday yung tawag dito. Parang mas cheaper siya ng konti. $2.18 na siya. So, yung total na nabili namin for this grocery plus tax, parang umaabot lang kami ng $100.05 ata or $105. Ano? Basta parang $105 lang siya. Ang nagpamahal lang kasi parang ang total na binayaran namin is $129. Kasama na yung Yang Siopaw na yan plus yung pagkain na binili namin, yung pwede kang magkuha-kuha lang, ganun. So, yun. So, yun yung gastos namin every time na mag-grocery kami. Pera lang doon sa mga snacks. Pero kasi kung mag-snacks kami, like yung mga chips, tapos mga biscuits, ano lang yun, parang naglalabas na kami like $20 to $30. So, parang hindi pa rin lalagpas ng $150 yung per grocery namin. Parang sa Pilipinas yung magkano ba? 5,500 or 6,000? Mas mahal pa nga yung grocery namin sa Pilipinas kung tutuusin. Tapos ito, pag uwi ko, ginanyan-ganyan ko na siya. Parang hinati-hati ko na siya para alam ko kung ano yung luto dito, ano yung luto dyan, ganyan. Tapos itong pork shoulder, parang 6 ata yung nagawa ko. Hindi naman maliliit yung hiwa ko, hindi naman namin tinitipid din yung sarili namin. Pero kasi ganun lang talaga kami mag-ulam ni Lou. So parang isang point na rin yun na nakatipid din talaga kami. Tapos ito namang chicken, ganyan, hinati ko lang yan, tapos hinati ko pa ulit to. Ito pang tinola ko yan. Binigyan kasi ako ng friend ko ng pang ano eh. Anong tawag doon? Nung pang seal. Tapos ito na yung chicken wings namin. Hinati-hati ko na rin. Parang 1 kilo yan. Tapos ang dami na rin pag hinati mo. Kasi usually nag-chicken wings kami. Tapos tumatagal siya ng lunch, dinner, lunch. Tapos nababaon ko pa. Tapos ito yung binigay ng friend namin. Yung pang seal. Na para i-fridge mo na lang. Tapos nakahati-hati na. Nakalagay na yung label kung ano ba yung luluto mo doon sa karne na yon. So, ganyan lang siya. Isi-seal mo lang, tapos ika-cut mo, and then lalagay mo na yung karne. Marami kasi nagtatanong kung magkano ba yung mga gastos dito sa Canada? Magkano ba yung mga grocery? Parehas lang ba? Actually, hindi ko na talaga siya ma-compare. Kasi hindi naman... Nung bumukod kami ni Lou, dun lang talaga ako natutong mag-grocery or mamili ng meat. Pero parang nalimutan ko na ata kung magkano na siya ngayon, kung magkano na yung current price ng mga meat. Pero kung titingnan natin sa naka 105 kami, parang nasa 5,000 to 6,000 siya. Eh ang grocery namin sa Pilipinas nung bumukod kami kasama ng best friend ko is umabot kami ng 7,000 something or minsan 8,000 pa. So yun yung nabili naming mga pagkain na binibenta rin sa TNT. Tapos ito sinulatan ko na yan. Merong bahala na kasi merong extra. Tapos adobo, tinola. Tapos itong tatlo yan yung extra namin nung last week pa. So ayan yung itsura ng fridge namin, di ba? May bahala na, merong mushroom pork, merong tinola, merong kinamatisan, sinigang. Tapos ayan, ito yung longganisa, crab stick, may hash brown, may dumplings pa. Tapos ito yung ice cream namin. And then meron pa kaming ganyang nuggets. Yun lang guys. Kain na. Ito yung binili namin kanina. Thank you for watching. Bye!